Malawakang tigil kasada ang naging tugon ng duty drivers, operator at pasahero sa napipintong duty phase-out o modernization na itinutulak ng gobyerno. Tinatayang aabot sa 500,000 na drivers, 300,000 na operators at nasa 2 milyong pamilya ang maaaring maapektuhan ng naturang modernization. 1.6 to 2.3 milyong peso ang halaga ng naturang modern jeepney at bibili ng gobyerno ang lumang unit sa halagang 200,000 piso. Papautangin di umano ng mga bangko o ng manufacturers ng modern jeepney at babayaran sa loob ng 7 taon na may 6% interest at aabot sa 3.4 milyon o higit pa ang magagastos dito. Sa kasalukuyan, 700 pesos ang kita ng mga jeepney drivers. Dagdag pa din ito sa ating mga pasahero dahil aabot sa 35 to 40 pesos ang magiging minimum na pamasahe. Bukod dito, hindi ito environmental friendly, PW-friendly, at hindi rin pangmasa. Dahil dito, nagresulta ito ng pansamantalang pagkakaantala ng LTFRB ng deadline sa pagre-renew ng mga prangkisa hanggang matapos ang taong ito. Imbis na pilitin ang pagmamodernize ng jeepney, bakit hindi ayusin ang public transportation? Ibalik sa kamay ng gobyerno ang pamamalakad na mga public transportation katulad ng trains at buses at hindi sa mga private company. Magdagdag din ang mga prangkisa sa mga jeepney imbis na sa mga private company. Tuloy-tuloy lang ang laban sa jeepney phase out. Jovi Country po para sa Balitang OFW.